Buksan aking puso at isipan, pagsalangsang ko'y aking kinikilala, patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Poong Hesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po mga kapatid. Tayo po ay nasa 25 araw na ng Kwaresma simula ng ating tinanggap ang abo sa ating mga noo. At sa patuloy nating pag-usad, ating mapapakinggan mula sa Ebanghelyo ang paalaala ng Panginoon sa panalangin katanggap-tanggap sa Kanya. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga nasa pilgrimages, ang lahat ng mga guro na magbo-board exams bukas, ang kagalingan ng mga may sakit, ang kaligtasan ng lahat ng naglalakbay, at para sa ating mga personal at pamilyang mga kahilingan at pasasalamat. Upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Diyos, hingin natin sa Kanya, sa tulong ng bawat isa, ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kalabisan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw ng paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salo-salong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon pagkat ang nananakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli, at sa 3 araw tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pangtangkilig. Hali kayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak na ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat
ang pagkatupad ng aking hatol, sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, nakarapat dapat ay ang pagkumbabat pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, o Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon, at kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatagapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid at humahamak naman sa iba. Wika niya, may dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa'y publikano. Tumindig ang pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, bagkus dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang tanghali pong muli sa ating lahat.
Maraming salamat po na sa kabila ng ating weekend, panahon para magpunta sa mga lugar na di natin mapuntahan tuwing weekdays, and nandirito tayo upang magsimba. Tayo po ay nasa 25th araw na ng Kwaresma. Counting the days since Ash Wednesday, this is the 25th day of Lent. Meron lang hong 40 days ang Lenten season, ang Kwaresma. Kaya't sa natitirang 15 araw ng Kwaresma, sana ho'y higit nating pag-ibayuhin ang tatlong napakahalagang haligi ng panahong ito. Ang pag-aayuno, ang gawain ng kawanggawa, at ang pananalangin. Fasting, corporal works of mercy or charity, and prayer. At ngayon, sa ating pong ebanghelyo at pagbasa, narinig natin ang muling pagpapaalala ng Panginoon sa kahalagahan ng panalangin na kanyang kinalulugdan. Meron hong hinahanap at hinahangad ang Diyos na larawan o katangian ng ating pagdadasal. Hindi porket sinabi nating tayo nagdasal, okay na. Meron hong tayong dapat na may sukatan ng dasal na katanggap-tanggap sa Diyos. At ito ho ang narinig natin sa mga pagbasa. Unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas at sa ating ebanghelyo mula kay San Lucas. Kung atin hong babalikan sa unang pagbasa, sa katapusan, ang sabi, sapagkat katapatan ang nais ko, hindi hain, at pagkilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ito daw pong dalawang ito, ang hinahanap ng Diyos sa tuwing tayo'y haharap o magdadasal sa Kanya. Katapatan ang nais ko at pagkilala sa Diyos. Katapatan, honesty, at pagkilala sa Diyos, the recognition of God, acknowledgement of God, ang pagkilala sa Diyos. Na kung tayo'y hahanap po ng sukatan o halimbawa, dito natin matatagpuan sa Ebanghelyo mula kay San Lucas, kung saan ang katapatan at ang pagkilala sa Diyos ay masasabi nating natagpuan ng Panginoon sa publikanong nagdadasal sa Kanya na hindi man lang makatingin ng langit sa langit at dinadagukan ang Kanyang dibdib sabay sa pagsasabing, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Kung tutusin, napakasimple ho ng Kanyang dasal. Short, very brief, maiksi. Pero ho, nando na lahat ang Kanyang dasal. Wala siyang mahabang mga litaniya, wala siyang napakaraming mga salisalita sa pagdadasal. Maiksi ang dasal. Nahihiya nga siyang tumingin sa langit eh. At tiyak, sa iksi ng Kanyang dasal, nahihiya siyang kumausap sa Diyos. At sa Kanyang kahihiyan, dahil sa Kanyang katayuan, yun lang ang Kanyang naiharap sa Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. So kinilala niya ang Diyos bilang mapagpatawad sa pagtawag sa Diyos ng may habag. Mahabag po kayo sa akin. Kinikilala niya ang Diyos na mahabagin. At kasabay ng pagkilala niya sa Panginoon, tapat niyang kinilala rin at inangkin, inamin ang katayuan niya na ako po'y isang makasalanan. Ito hong dalawang ito ang hinahanap ng Panginoon sa tuwing tayo'y magdadasal. Katapatan at pagkilala sa Diyos. Now, meron ng isang tao nagtanong sa akin. Sabi niya, Father, bakit kaya hindi pinapakinggan ni Lord yung dasal ko? Sabi ko, ano po ba ang dasal niyo? Kasi Father, yung kapitbahay namin binubuli ako. Pinag-iinitan kaming pamilya.
binabato yung bahay namin tuwing gabi. At kung ano-anong pinagkakalat sa aming kapitbahayan. Eh, anong kinalaman nun sa dasal mo na ayaw pakinggan ni Lord? Sabi niya, sabi ko. At ang sabi niya, kasi po, Father, ang dasal ko kay Lord, Lord, kunin mo na siya. Lord, masunog sana bahay nila. Nagdasal naman ako, Father. Yan ang sabi ni Lord, di ba? Love your enemies and pray for those who persecute you. Correct. Pinagdasal nga niya, siyang nambubuli sa kanila. Ngunit ang tanong ko, bakit ganun ang dasal mo? Yung hindi mo magawang masama, eh gusto mong ang Diyos ang gagawa ng kasamaan para sa iyo. Sa tingin niyo, tama? Tama ba yung dasal? Tama ba yung tanong ko? Kasi o, sa aking pakiwari, ang masamang dasal, hindi tatanggapin ng Diyos. Kasi meron siyang mas mahalagang utos eh. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo. The golden rule. Eh kung ang dasal ko eh, okay, nagdasal nga ako para doon sa umuusig sa akin. Pero ang dasal ko, Lord, kunin mo na siya. Masunog sana bahay nila. Maghirap sana sila. Kung yan eh hindi tatanggapin ng Diyos, saan pupunta? Kanino babalik ang masamang dasal? Sa tingin nyo? Sa ere? Doon sa kapitbahay na inosente? Hindi. Sa tingin ko, babalik sa kanya na nagdasal ng ganun. Kasi nasabi ni Lord eh, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Kung ito ang dasal mo sa kanya na hindi ko tatanggapin, igagalang ko ang dasal mo, ngunit kailangan kong ibalik sa iyo. So hindi na nga siya pinakinggan, sa kanya pa tumalab yung panalangin niyang masama sa iba. Naintindihan? Kaya, kung tayo ay magdadasal sa Panginoon, na siyang alam kong dahilan bakit tayo nandirito, dalawa ang katangian ng dasal na hinahanap ng Diyos. Mula sa unang pagbasa, katapatan ang nais ko, hindi hain, at pagkilala sa Diyos sa halip na susunuging handog. Na siyang naging bukang bibig, laman ng panalangin ng publikano na kinalugdan ng Diyos ang panalangin. O Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Na sana sa tuwing tayo po ay dadalangin, magdadasal sa mahal na poong Nazareno, ito ang lagi nating isa sa isip at ito nawa ang mararamdaman ng Diyos sa ating pagdaing. Pagkilala sa kanyang mahabaging pakikitungo sa atin. Hindi siya ang gaganti. Hindi siya ang magpaparusa. Hindi marunong gumanti ang Diyos. Hindi kailanman nagpaparusa ang Panginoon. May pagkilala sa kanyang pagkamahabagin at pag-amin sa tunay na katayuan, kasalanan, pagkakamali at kakulangan natin. Ito ang kinalugdan ng Diyos sa panalangin ng publikano. Ito ang matagal nang hinahanap ng Diyos noon pa sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Na sana po matatagpuan ng Diyos sa atin sa tuwing tayo'y haharap sa Kanya. Panalangin may pagpapakumbaba, umaamin sa ating kamalian, sa ating kalabisan, pagkukulang, sa ating kasalanan at kahinaan, at kinikilala na sa harap ng lahat ng ito, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mapagtangkilik. Amen.
Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba, humaharap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang panalangin sa mga kahilingang ito. Padaluin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinakwil ng lipunan. Manalangin tayo. Padaluin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda, at mga walang tahanan. Manalangin tayo. Padaluin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga nananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na panalangin at pagsisisi, lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Padaluin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa. Manalangin tayo. Padaluin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Sama-sama po nating ipagdasal ang lahat ng mga guro na kukuha ng board exams bukas para sa kanilang ikatatagumpay at para rin sa kanilang kinabukasan, profesyon at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Padaluin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Basbasan mo, Panginoon, ang mga may sakit. Mapasa kanila nawa ang bagong sigla, kagalingan at lakas. Tagumpay din para sa mga naghahanap trabaho at pagbabiyahe para sa lahat ng mga seamen at mga OFWs. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Sa katahimikan, ating ipagkatiwala sa Panginoon ang ating mga personal at pamilyang pangangailangan. O Diyos, amang makapangyarihan at mahabagin, kinikilala namin ang iyong kabutihan higit sa aming mga pangangailangan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung hindi sa iyong tulong at pagpapahintulot. Pakinggan mo po ang aming mga pakiusap, bigyang katuparan ang aming mga hinihintay, at lumalim nawa kami sa pagtulad sa iyo sa pagmamalasakit sa kapwa-tao. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Sa'yo, Ama, aming handog.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong kagandahang loob, dinadalisay mo kami upang sa iyo'y makadulo. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihainawa namin ang iyong ikinalulugod sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gilim mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lubusan sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan
Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose, na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal, kasama na si San Juan Bautista na aming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababang loob, katapatan, ating kilalanin ang Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo, at sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit na, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibahin tulot sa gusto at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Buong kababang loob, walang pagmamalaki, walang panlilibak, ating ihatid ang kanyang kapayapaan sa lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, siyang nakikinig at tumatanggap sa lahat nating dasal. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay tutulad at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa piling mo, sa tuwi na ako'y ilang
sa akin tapat na kalooban. Landas mo ay aking ihahayag. May sala sa'yo ay mapapanatag. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Tunog ng puso mo. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, pagsusuot ng face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno.
Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa darating pong Lunes, March 20, ating pong ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Jose, Esposo ng Mahal na Birhen, Ama ng ating pong Jesus Nazareno, at dakilang tagapag-ingat at tagapagadya ng buong Santa Iglesia. Tayo pong lahat ay inaasahang magsisimba sa Lunes, March 20, on the Solemnity of Saint Joseph. Marami ho tayong dapat hingin sa Kanya. Problemang pinansyal, sa lahat ng gustong nais mag-travel, mag-abroad, ang magandang gampanin para sa lahat ng mga ama, esposo at tagapagtaguyod, problema sa mga trabaho na nais nating masolusyonan. Lahat po yan ay ating idulog kay San Jose palagian. Sa Lunes po, kanyang dakilang kapistahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating baunin ang pagpapalang hatid ng mahal na poon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga larawan at mga pangalan at mga intensyon nilang lahat na di makasimba na aming ipinagdarasal. Maging ang mga daladala nilang imahin at dasalan. At nawa ang lahat ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyariang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at buong kababang loob na kumilala sa poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka na. Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,